Nakilala si Manny Pacquiao sa buong mundo, hindi lamang dahil sa kanyang galing sa boxing, pero dahil din sa kanyang mga kawang gawa at pagtulong sa kapwa sa loob at labas ng Pilipinas. Pero sa likod ng kanyang mga tagumpay bilang isang boksingero, ay mayroon silang mga nakakasamang mga sparring partner na membro ng kanilang team upang makatulong sa kanila sa paghahanda upang makamit ang tagumpay. Sa video na ito ay titignan natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga naging sparring partner ng nag-iisang 8th Division World Champion at kung gaano daw kabait si Manny sa kanyang mga naging sparring partner. Kung gusto mo mga ganitong klaseng video ay pakilike at magsubscribe pa na din para updated ka sa mga susunod na uploads. Ngayon, simulan na natin ang video. Alamin na natin ang kwento mula sa ilang mga boksingerong naging sparring partners ni Manny Pacquiao. Welcome to Siam Sports! Number 1, David Rodela. Si David Rodela ang nakasparring partner ni Manny Pacquiao para sa laban niya kay Marquez sa ikatlo nilang paghaharap. At ang istorya nga daw ay si Manny ang dahilan kung bakit nakabili ng bahay ang boksingerong ito. Tinulungan ni Manny si Rodela makabili ng bahay. Sa kalagayan ng bagong kasal si Rodela ng mga panahong iyon at wala pa siyang sapat na pera pang bayad sa bahay, ay niyaya ni Manny si Rodela sa isang dinner kasama ang kanyang asawa at doon niya inabot ang cheque pang bayad sa kanilang bagong bahay. Sa una nga daw ay ayaw niyang tanggapin dahil nga daw nahihiya siya. He said, "Wow, come have dinner with me." He said, "I'm bringing your wife." I said, "All right, I didn't think nothing of it." I came down, I had dinner with him and before I left, he wrote me a check. Said, "Here you go." Then and what was your response to that? I was blown away. I didn't know what to say. I didn't want to accept it, but he said, "It's not even gonna put a dent in my bank account." I said, "Well, in that case, I'll take it." But you didn't cash the check, but you have the house. How did that work? Oh no, I cashed it. Sa mga panayam nga kay Rodela, ay lubos talaga ang paghanga niya sa ating pambansang Kamao, maging sa loob at labas ng ring. Ayon nga din sa kanya, ay napakabuti ng araw ng puso ng isang Manny Pacquiao. Number 2, George Cambosos. Si George Cambosos ang sparring partner ni Manny sa laban niya kontra kay Jeff Horn. Ayon nga kay Cambosos, dahil sa idolo nga daw niya si Manny Pacquiao, ay pinili niyang maging sparring partner ito kaysa kay Jeff Horn na kanya pang kababayan. Ipinahayag nga din ni Cambosos na bago ang sparring nila ni Manny, ay lumaban pa nga daw siya sa New Zealand at habang lumalaban siya, ang iniisip daw niya ay ang parating nilang sparring partner ng 8th Division World Champion. Ganoon siya ka-excited sa pagkakataon na yun. So, I had a fight a couple weeks after the sparring sessions that I impressed and got the opportunity. So I still had to win that fight against Kamil Bala in New Zealand. And in between that fight, I got a really bad cut on my eye. And the first thing that went to my head was, I got to spar with Manny Pacquiao in a week and a half. I go, now this cut might stop it. So I wasn't even thinking about the opponent or thinking about the fight. I knew I was going to win this fight by any means, but I was thinking about my opportunity against Manny Pacquiao, but we got there. At habang nasa kampo sila ni Manny Pacquiao, nagulat nga din daw siya sa dami ng sumusuporta kay Manny sa training camp nito. Mga iba't ibang kababayan, politika, at maging mga sundalo. Nabanggit nga din niya na si Manny pa daw ang mismong yumayaya sa kanya kumain at ang mismong nag-aabot ng pagkain sa kanya. And then George, you hungry? Yeah, breakfast. So breakfast. So in the beach resort where we ran to, which is his, he owns it. We sat in the little hut, and there was Manny in the middle, myself next to him, and his brother Bobby, who I got a great relationship with still to this day. And then you got the whole army, and you got the whole, you know, the trainers and the people there, and he's getting calls from the army, and probably the president's calling him. And he's not even worried about that. And he grabs my plate, and he puts the rice and the beef stock and everything that they eat for breakfast for me to eat. Go, Manny Pacquiao, grabbing my plate, giving me the food while he's got calls for the politics and the president and all this military there. He's a legend, man. He's a legend, not only in the ring, but he's a good human being. Yeah, no, 100%.
Number 3, AB Lopez. Si AB Lopez ang naging sparring partner ni Manny sa laban niya kay Keith Thurman. Makikita ang pagiging mapagbigay ni Manny dahil sa isang sparring session nila ay may inabot si Manny kay Lopez na siya ng mga ikinagulat nito. Naipahayag nga din ni Lopez na sa edad niyang 25 years old ay hirap pa din daw siyang sabayan ang 40-year-old 8th Division World Champion. Mabilis at malakas pa rin daw si Manny. Madalas nga daw ay hindi niya makita ang ibang mga suntok ng ating pambansang kamao. 25. You're keeping up with them? You're struggling? How's it going? You know what, man? In the very beginning, it's a struggle. You know, it's that struggle where it's just those, your legs get tight. But towards the end, now I'm a little more comfortable, a little more, I'm okay with it. You know, and before I would like huff and puff, but now I feel like I'm able to control my breathing a little more. Para sa kanyang araw ay wala daw paraan para paghandaan ng isang Manny Pacquiao. Pag nagsimula na daw umabante si Manny sa loob ng ring, ay tila hindi ng araw niya alam ang gagawin dahil sa bilis at sa mga anggulo ni Manny. Ibang klase talaga si Manny sa loob at labas ng ring. Kung gaano siya kabait sa labas ng ring, ay ibang Manny naman ang makikita na pag tumuntong na sa entablado. Hanggang dito muna ang video natin, mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga klaseng content, ay paki-like at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod na upload. Muli, ito ang inyong lingkod, Siam Sport. Hanggang sa muli, maraming salamat. Peace out.